Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa isa na namang edisyon ng Bakit Ikaw? The DZRH Candidates Interview. Kasama ko po ngayon, makakausap ko sa studio, si Marikina City kandidatong mayor na Marikina, si Bayani Fernando, si BF kung tawagin. Magandang araw, sir! Magandang araw sa iyo, Reggie! Kumusta po? Mabuti naman. Ito, napapalaban. Hindi kayo tumatanda. Ano bang sikreto ng BF at nananatiling okay? Ano lang yan, pulbus lang yan. Patagal po kayo naging mayor ng Marikina noon bago naging kongresista, naging pinuno ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Marami kayo nagawa sa Marikina, alam ko yan dahil napapasyal po ako roon. Ano pang problema ng Marikina sa ngayon? Naku, napakabigat ng problema namin. And doon pa rin yung baha. Yes. Yung baha ang ano, nagpapahirap sa amin. Dahil sa baha na yan, mahalaga ng mga ari-arian namin ay hindi tumataas. Kaya yan ang aking ano, kaya ako kumandidatong mayor ngayon. Gusto kong harapin ang gusto yan. Kaya ako kumandidatong congressman ng 2016. Para dyan, harapin ko yung problema ng baha. Dahil wala ako nakikitang ginagawa doon. Ay mga nakaraang nakumupo dyan. Kakumandidato ko para maalis yan. Yan. Alam po namin yan sa media dahil malaking news coverage ang Marikina. Pagka habagat, pag may bagyo. Pinakamalapit pa naman kami sa mga estasyon ng TV. Kaya pagka ulanan ay doon lang sa amin nakatutok ang camera. Nung nasa Kongreso po kayo, anong may naipasa bang panukala o batas na para ma-address yung baha sa Marikina? Marami. Actually, yung after 3 years, tatlong taon, 2019, nakipagtulungan na ako sa Public Works. DPWH. Nagtapos namin lahat ng design at design ng lahat ng dapat gawin, no? At naikuha ko ng pera sa lokal yan sa pamamagitan ng Kongreso. At ang malaking bahagi pa niyan galing naman sa Japan, JICA. Kaya yan ay halos ano na yan, meron pag-asa na. Oo. Ay, hindi pa nakakasa, hindi ginagawa pa nakalatag. Liban doon sa aking mga proyekto na ilan. Na napakahalaga na hinarang naman ang mayor namin. Dapat sana ayun na yun, nakikita ko na sana kung mga 2 taon eh hindi na kami babahain. Yan ho ba yung dredging sa nung katindihan ng baha yung huli, yung may dredging daw sa Marikina River? Wala. Ang problema ng baha namin, yan medyo wala nang masyadong ganyan kataas na baha eh. Dahil nung panahon ng Pangulong Marcos, ginawa yung Manggahan floodway para i-divert in tubig, dalin muna sa Laguna Lake. So mabisa 'yon. Wala, pero pagkatapos naman nun, o ilang taon, maayos, nagtayo ang lungsod ng Pasig ng Tulay na napakakitid. Nakalahati yung lapad ng ilog. Magmula nun, tumaas ang tubig. Hanggang ngayon, ay naroon pa rin yung yon. Yung bara na yon, yung tulay na yon. Hindi maalis ng Public Works. No? At kaya, lahat ng gawin mo riyan, baliwala. So yan ang ugat ng pagbaha sa Marikina? Yan ang ugat ng pagbaha. Isang tulay na nasa maling pwesto? Maliit ginawa. Makitid ginawa. Makitid. Naharangan yung kalahati ng ilog. Yeah. Maraming nagsasabi na galing sa matataas na lugar, Rodriguez, San Mateo, Antipolo. Yung pagkakamali ng mayor namin, no, ang sinisi ang gatdam. Sinisisi ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang pagpapakawala di umano ng angat dam ng tubig, kaya raw biglang tumaas ang Marikina River na nagpabaha ng matindi kahapon. Pero ayon sa pamunuan ng angat dam, hindi sa Marikina River ang bagsak ng tubig na pinapakawalan ng dam. Sinabi, nagbukas daw ng gate kaya binaha Marikina. Hindi niya alam. Yung angat naman layo sa Marikina. Sinagot nga siya na angat . Parang yung ilog ng angat, hindi kakabit ang ilog Marikina. Yung ilog Marikina, nakakabit sa Mantalban Mountains yan. Hindi sa Bulacan. And doon nagbumula yan. Malaki kasi ang bundok na yan. Pagka umulan doon, ang bagsak na lahat ng tubig yan,
doon dumadaan sa Marikina River. Mm-hmm. Yung Marikina River, mula sa Montalbano hanggang Pasig, dumadaan sa amin yun. Ang masama, kami ang nasa pinakamababang lugar ng valley. Valley yun eh. Mm-hmm. Dunday. So yan ang number one na problema ngayon ng ano ng Marikina. Sa bagay, opo, maraming evacuees, maraming ano nag-evacuate. Noon pa. Mm-hmm. Kaya ang mga halaga ng mga lupa, ari-ari ang mga lupa, hindi tumataas. Yun ang isang masama. Naiiwan kami. Naiiwan kami ng ibang mga bayan na kapaligid sa amin. Ilang porsyento ng populasyon ng lungsod ang apektado, ang tinatamaan ho ng problema ng baha? Kalang-kalang siguro mga halos kalahati. Kalahati? Kalahati. Mm-hmm. Yung ibang lugar talaga ang taas hanggang third floor. Eh, alam naman natin, pag baha, talagang pumasok sa bahay mo, ang laking pinsala, ang perwisyo. Oo. Ang laking perwisyo, ang dumi. Talaga. Ang dumi. Yung mga isang linggo linisan yan. Mm-hmm. Eh, biro mo, wawalan ka ng trabaho. Hindi ka makapasok sa trabaho ng isang linggo. No? Mm-hmm. At yung mga kasangkapan mo, pati kasangkapan. Sleepless nights. Nagdudulot yan ng sleepless nights. Ay, naku, sa mga residente. Yung residentes. Paisa, naku. Yung alala-alala ka. Kaya alam mo, ang ginawa ko doon sa mga areas na gano'n, malalalim ang baha. Niligyan ko ng mga three floors ng mga ano ng mga buildings. Yung third floor, takbuhan pag may baha. Three floors. Yan ang ano ko, ginawa ko dyan. Dami. Siguro, kay congressman lang, mga 25. Ganyan. Ano po yung binigay nyo? Ano yung building, shelter? Building. Building. Parang ano, parang mga community centers. Opo, opo. Mga 25 na, mataas. Three floors. Takbo kayo ron. Third floor, takbuhan. Pag mataas ang baha. Pag hindi ka nakaabot doon, bagsak mo, second floor. Burulan yun. Doon ang burul mo sa second floor. Multipurpose yan na multipurpose. Center. Community. Yes, yes. Yung ilalim, ano yan? Yan yung tagtipunan, ang tawag ka, tagpuan. Tambayan. Oo, ng mga magkakapitbahay because I find value doon eh. Yung mga magkakapitbahay, palagi nakikita, nagkakausap. Kumaganda kanilang pagtitinginan, magkaibigan silang parang hindi nag-aaway-aaway ang magkakapitbahay. Kasi yung pinakamabigat, pag nag-aaway-aaway na ang magkakapitbahay, wala na. Wala na. Gugulo, maging mapanganib yung lugar. Dudumi lahat yan. So I pay particular attention to that. Maganda yan. Maganda yan. Relasyon ng mga magkakapitbahay. Yun ang anong disiplina. Finally, if you have it, pag meron ka nung ganun, magandang pagtitingin ng magkakapitbahay, yun ang anong disiplina. Kasi nakakahiyaan kayo na makapinsala ka o makasakit ka ng kapitbahay mo, ng kapwa mo. Doon natututunan ngayon tamang pagkilos. And that's discipline. Pagmumulan siya ng maraming pang magagandang bagay. Oo. Pagka magkasundo kayo ng kapitbahay. Alam mo naman ako nung MMD ako. Ito mo, mayroon ko. MMD ako. Particular ako sa disiplina. Kaya si Mr. Pink. Oo. Kailangan nyo pong makabalik para tapusin yung mga umaarangkada na. Tama ho ba? Lumalarga na ng mga proyekto para mawala ang pagbaha. Pagbaha. Sa Marikina. At umaasa kayo na kapag nawala yung mga pagbahang yan, magre-resulta yan ng mga pag-asenso. Pag-asenso. Sa paanong paraan po, BF? Una, pag nalis ang baha, ang halaga ng mga ari-arian, tataas ka agad. Kaya kung may mga mataas ang halaga ng ari-arian, marami kaming kababayan, pwedeng magkaroon ng mga puhunan para makapag-negosyo. Magtayo ng negosyo. Kasi ang kailangan namin, after pag tinignan mo, ang problema, trabaho. Napakaraming walang trabaho. At ay dulot na rin siguro dahil sa pagbabaha, na wala mga negosyo, wala rin mga trabaho. Pandemya. Bukod dyan, before pandemya pa, talaga medyo... Maraming walang trabaho. Oo, maraming walang trabaho. Dahil nga dyan. Kaya yan ang aking baha. Ongoing na ngayon yan. Pero yung naharang, ahabulin ko na lang yun. Meron ako mga areas na by next year, matatanggal ko na mga baha. Ngayon, sa tulong ng mga nilatag na proyekto. Oo. Funded na yun. May pera na. Kompleto na. May mga contractor na yun. Ongoing na yung mga yun. Pero meron ko isang napakahalaga na isa na hinarang niya. Na dapat sana that will siguro mga maalis ang baha, mga 1/4 nung Marikina na binabaha. Wawala. Hinarang niya. Naharang niya. Ano po yun? Anong yung Provident Road Dike.
alam mo, Provident yung village. Oo. Parating i-evacuate ang mga tao. Yeah. At saka ano, lahat ng barangay na nasa sumasakop doon, binabahayon. Tawag namin yung ibayo ng Marikina on the other side of the river. Yan. Yeah, maanihan natin. Sayang, dapat sana matatapos yan. Dapat by next year, kung hindi hinarang, next year. Yan, nakita ko, tama. Hindi hinarang. In two years, ang laki na. Mga almost two-thirds na ng binabahang area sa Marikina. Mawawala. Saan manggagaling po yung malilikhang mga trabaho sa negosyo? Ito, negosyo. Sa mga negosyo. Kung wala ng baha. Kung wala ng baha. Uh-huh. Pero meron din naman na pwede nang i-start. Yung iba, I've started 30 years ago. Akin ngayon, iyaano pa. Aking pagagalingin pa para gumaling at dumami mga negosyo. Mm-hmm. Oo. Marami. Tatlo yan. Tatlong malalaking projects yan. Yung isa, bagong-bagong gagawin ko. Bagong palengke. Doon sa second district na Marikina. Mm-hmm. Alam mo, magaling kasi yung palengke. Ang mga palengke kasi... Talakal. Hindi, tsaka po, ang palengke, panghabang buhay. Hanggat kumakain ng tao. Ha? Hanggat nagdadamit. Yung palengke. Ang negosyo naman dyan, ang negosyo dyan, hindi na ngayon, napakalaking puhunan. Kaya marami akong kababayan na pwede magsanla ng lupa nila, pwede sumubok, kumuha ng pwesto dyan. Ano kasi ni palengke ng gobyerno, di mura upa. Pwede sila magsimula. Ngayon, at ang trabaho dyan man, yung negosyo, yun ang magbibigay ng trabaho. At ang trabaho sa palengke, napakagaling. Dahil sa, ang trabaho sa palengke, hindi na nangangailangan ng mataas na pinag-aralan. Di ba? Hindi. Eh, yun ang mas maraming walang trabaho. Yung medyo mababa ang pinag-aralan. Kaya, tamang-tama sa suri ng Marikina. Ma-address niyan yung tambay. Yung dami ng tambay. Dami ng tambay. Dami. Dami. At saka itong palengke, maraming negosyo dyan. Kaya maraming trabaho ang nakukuha dyan. Sa bawat isang negosyo, pinakawalang-wala, dalawa, tatlong manggagawa yan. Mm-hmm. Diba? Kahit isang tindahan, may kahalili. Di dalawa na kagad. Mm-hmm. Diba? Kulang ba sa palengke ang Marikina? May malalaking palengke ho dyan. Kulang diba? Pa. Kulang. Marami rin tao sa amin. At saka hindi. Gusto ko pa rin kunin ng mas maraming tao sa labas pa ng Marikina. Mm-hmm. Yan, meron ako para dyan. Mm-hmm. Ano po yun? Yung palengke nung araw ng Marikina, kay Mayor, maliit lang. Ginawa ko, pinabubungan ko lahat ng kalye. Ginaya ko sa Japan yung mga tinatawag na street mall. Street mall? Street mall, oo. Okay? Binubungan ko. Nung gawin ko yan noon, yan na naging pinakamalaking palengke sa buong Pilipinas. Nung pa. Ha? Asan yan? Anong pangalan yan? Yung aming luma palengke. Palengke sa bayan. Alam ko. Sa gitna ng Marikina. Okay. Pinakamalaking palengke yan. Mas malaki pa sa Divisoria. Ha? At may bubong. Ang Divisoria, walang bubong. Ito, tama. Oh. Ang gagawin ko ngayon, akin ngayon, pagagandahin yung ano ngayon, yung lahat ng kalye na yon, yung para maging mukhang mall. Okay? Pero na kalye ang ambience? Oh, hindi. Ano na yon? Papasarado nyo na. Itatiles ko na yon. Oh. Pasasara ko na yon. Meron ko kasing gagawin malaking parking. Pero maraming nasa gitna ng mga bahay yun eh. Oh, pero ano sila, may parking silang separate. Hindi na sila ano ron. Mas mahalaga yung negosyo eh. Oo, redevelopment ha? ng palengke ng Marikina. Yung may mga may-ari doon ng lupa, kanila pa rin yun eh. Yung kanilang mga lupa. So, hindi magagalaw. Wala sila itatangging. Doon lalo sa pumarada, malayo-layo. Dahil sila man nakikinabang sa upa, kung ano man, di ba? Yan. Ngayon, pag nayari yun, nagawa ko yun. It will be, yan ang magiging pinakamahaba na street mall sa mundo. Longest street mall in the world. Mm-hmm. Pag nagkaganon... Nakikita ko yung, naiisip ko yung Hong Kong. Ah. Pero yung mga dikit-dikit na, walang, ano yun? Walang bubong. Walang yun, bubong. Ito may bubong. Pag nagkaganon yan, mababalita yan sa buong Pilipinas. Dadayuhin yan. Tinitingnan ko nga, baka makuha ko kalahati na namimili sa Divisoria. Oh, so Divisoria style.
Oh, tsaka kalahati ng namimili ron. Dahil andyan lahat. Oo, nandahin namimili sa divisor. Dahil andyan lahat ang kuripot. Mura. Mura. Di ba mura? Mura. At saka malaking palengke, mas gusto ng tao. Dahil maraming pagpipilian ng tao. Diba? Tama. Yan. Ngayon, pagkagaganon ngayon, kung nung lakihan ko yan, dumami na negosyo, dumami na trabaho. Pag ginawa ko ngayon to, dadami ang mga maminili. Yun ngayon, dadagdag ng mga negosyo. At dagdag ng negosyo, dagdag ng trabaho. At pareho pa rin, palengke pang matagalan, palengke upa maliit, pwede magnegosyo yung mga kababayan ko, at yung mga gawa, hindi kailangan ang mataas na aral. Yan. Yan ba ang dahilan? Kaya sinasabi nyo, kay BF, iayaman ang lahat. Iayaman kami lahat. Economic development. Iayaman ang lahat. Ng economic city. Development. Mm-hmm. Yan kasi ang walang program ang aming gobyerno rin sa aming Marikina. Wala kahit ang... Mm-hmm. Wala. Kahit isa about this. Mm-hmm. Kaya particular din ako sa baha nga eh. Dahil sa baha na yan, nagkawala ang negosyo. Takot maglagak na puhunan ng isang tao, eh baka sa isang bahaan yung maubos ka. At ngayon, sa gagawin ko ito, makukuha ko pa kahit mga negosyante sa labas. Lakit maliit. Welcome sa Marikina. Isa kasi ang Marikina nung araw, no, aking mayor, most business-friendly city in the Philippines. Ang daming mga sikat na restaurant dyan, yung mga bahay na kinonvert na cute na mga restaurant, butik, kung yun, tawagin. Nakbigyan ko rin ng mejora yung mga yun. Kaya nagkaganyan, yung mga kalyer yan, minintain ko ang ano, yung order. Una-una, kinlir ko mga roadways. And yung mga areas na yan, kung saan yung mga restaurant yan, mapapansin mo, yan yung may paradahan. Kasi minintain ko yung mga easements. Hindi ko pinatayuan. Talaga inurong ko ang mga struktura para paradahan. Kasi pag walang paradahan, walang negosyo. Kaya yan ngayon, kita ang daming mga restaurant dyan. Yung Hill Fernando Avenue, dami na hanggang sa loob ng Marikina. At meron isang bagay pa. Naayos ko yung Marikina kasi. Ang Marikina, all over, may bangketa na nalalakaran. At wala kang makikita ang basurahan anywhere sa Marikina. Ginawa ko yan. Disiplinado. Part of the discipline. And ano, ginawa ko yun para malis ang pag-aawain din ng mga tao. Tama. Ang maayos yung environment. Mag-restaurant ka man, parang safe ka. Parang hindi marumi. Una-una. Di ba? And Marikina pala is a quaint place. Ang Marikina, parang bang asa probinsya. Di ba? Easy. Relax. Andyan lang, ang lapit. Pero parang asa probinsya ka ng konti. Minintain ko yun eh. Yung ganong atmosphere. Kaya nakatumo, ultimo yung ilog namin, minintain ko yun. Yung parang siyang farmland. Parang ilog sa probinsya. Hindi ko inano yan. Minintain ko yung natural ano niya. Ha? Nako? Pati vegetation, mga puno riyan, yung pa rin mga ano ng mga ilog. Paki-elaborate nyo nga yung job creation. Kasi sabi nyo, number one na problema sa ano, kawalan ng trabaho. Oo. Sa Marikina. Kaya puro trabaho yung aking programa. Didiinan. Ha? Yan ang dinidiinan nyo ngayon. Dinidiinan ko yan. Pagkat yun ang unang pinakamalaking problema. At yung problema ng lahat ng pamilya. Pagka walang trabaho, kawawa pamilya. Diba? Pag walang trabaho, malungkot. Kaya ako, alam mo, nakatuunan lahat ng programa ko doon sa tatay ng tahanan. Sa padre de familia. Unang-una yan. Yan trabaho. Kung walang trabaho, nako, kawawa pamilya. Okay. Meron na kayong pag natanggal ang baha, magsusulputan ng mga negosyo, magbibigay ng trabaho. Trabaho. Okay. Ano pa? Meron malaki ko. Mas malaki itong pagkukunan ng maraming trabaho. At ito'y sinimulan ko 30 years ago, no, aking mag-mayor. Simula na aking mag-mayor noong 1992. Sinimulan kong gumawa ng katulad ng Araneta Center sa Cubao. Complex yan. Complex. Complex. It's a complex yan. Ngayon, inunti-unti ko. Ngayon, meron ng dalawang mall doon. Malaki.
SM at saka Riverbanks Mall. Meron na kaming istasyon ng train doon. Santolan Station. Meron na kaming istasyon ng bus. Alam mo, istasyon ng bus sa Cubao. Ang daming pumababang mga pasahero dyan. Lahat ng mga galing sa probinsya. Ha? Buong Pilipinas. Pag pumasok ng Metro Manila, dyan bumababa. Pwede na yun doon sa amin. Meron ako at mas malaki pa kaysa sa istasyon ng bus sa Cubao. Nagawa ko na yun. Tapos, meron kami, ang mga roadways namin, mas magaling kaming marating, pasukin, kaysa sa Cubao. Meron silang Aranet, meron silang EDSA, meron ako Marcos Highway. Meron silang Aurora Boulevard, meron kami Bonifacio sa Marikina. Bukod pa rin, meron akong road from Bonifacio to Libis, Quezon City. Meron pang another. Ang kulang na lang dyan, yung mga building, matawag, high-rise, matatas na building, tulad ng nakikita natin sa Cubao, yan yung mga, marami dyan, mga condominium. Tapos yung mga opisina ng mga korporasyon, mga banko, ganyan, call center, at yung iba, hotel. Yun na lang kulang. At yan ang akin ngayon, nasisimulan ko na, So, commercial purposes pala. Commercial. Ang iniisip ko po, na magbibigay ng trabaho ay industrial park. Hindi pala industrial park. Hindi. Kasi yun, marami talagang empleyado ron. Mas marami ito. Oh, mas marami yan. Mas marami ito. 20,000 trabaho, tinitingnan ko rito. Dahil ngayon pa lang. Mo, BPO, call center. Call centers, marami. Ngayon pa lamang, doon pala sa Sumart at saka Riverbanks na road, 2,500 na trabahador dyan. Yun ang trabaho sa mall. Isipin mo, in 20,000, tayoan mo ng mga building yan, mula ba o hotel, ubod ng empleyado ng hotel. Ultimo, yung mga building, ultimo mga buildings, ang daming manggagawa dyan. At saka yung mga negosyo na papasok dyan, malaki at maliit. Okay? Mga banko, at marami call center. Kaya napaka ano yan. Ang dami. Kayo, ang dami ng tao na dyan, yun. Yung mismong tao, pakainin mo lang yun. Dami ng mga tao dyan. Ang laki ng dami ng trabaho. Pero malayo ang Marikina sa ibang, sa airport, sa financial district. Hindi ba, Balakid? Actually, ang Marikina, nasa gitna ng Mega Manila. Kami gitnang gitna. Pag tinignan mo. Kapitbahay nyo, Quezon City. Oo. At saka hindi, kami gitna. Pag tinignan mo, yung Bulacan and Laguna. Kami nasa gitna niyan. At meron pang Rizal. Quezon, kami nasa gitna nun. Yung eastern, yun. Kaya mas mas strategic ang strategic area namin. Yun lang talaga, baha. Ha? Baha ang problema. Oo. Yan. Ngayon, pag nayari itong Tinsayco Araneta Center, sa Marikina na to, ang ipapasok na pera sa lungsod niya, napakalaki. Sa mga amilyar lang na mga building na yan, kung ano yan. Taxes. Diba? Taxes. RPT. May pagkakapera lungsod namin. Mm-hmm. At maraming pera siya para sa mga tao. Teka, BF, baka naman yung mga proyekto para makontrol ang pagbaha, baka naman may madidisplace na mga residente. Wala. Wala. Ang lupa ay doon eh. Doble nga ang laki kaysa Araneta Center. Bakante yung mga lote room. Nasa likod ng Sumart doon sa Riverbanks, ang laki niyan, doble laki niyan kaysa sa Araneta Center. Bakante yun. Talagang pinlano ko yan. Pwede bang gawing residential? Or pwedeng i-develop? Oo. Ano yun eh? And yun nga Sumart. Pwede yan. Kahit saan dyan. Hindi ba maapektuhan na nung daluyan ng tubig? Ah, hindi. Oh, BF? Oh. May ilog. Well, sa labas ang ilog yan. Ng ilog. Okay. Oo, eh. Yan. Napakaganda niyan. At ang trabaho diyan, halo-halo. Mamula doon sa mga malalaking mga matataas na posisyon, mga manager, yan, sa mga malalaking korporasyon at maliliit. 'Yun, ha. Mga negosyo. At 'yun din maliliit, yung maliliit sinasabi ko kanina, mababa ang aral ng mga tao na siya pinakamarami walang trabaho. Magmulan diyan. Dahil dadami mga restaurant dyan, ha? Kung mga ganti galinis ng mga building na yan, maintenance, lahat yan.
Napakarami niyan. 20,000. Okay. Sa poverty, sa kahirapan sa Marikina, anong plano niyo? Marami, ano ba ang demographics? Sa maraming mahirap maraming dahil maraming walang trabaho. Kaya ang solusyon, yung trabaho. Walang ibang solusyon sa kahirapan, kundi trabaho. Pagkakakitaan. Oo, trabaho. Livelihood yes. Programs. Ngayon, meron pa akong katugon ng mga programa pa. Bukod dyan trabaho, isang problema yun. Pero unang-una, dapat magkatrabaho ang tatay. Okay. Ngayon, ang bigat, ang tatay, ang dala-dala kasing cargo, napakabigat. Yung kanyang matatanda ng magulang, si lola at si lolo. Umaasa din sa kanya. Malaki yan. Yung anak niya ngayon, nagbibinata na kolehiyo pa. Yun ang aalisin ko sa akin, tatay. Yung malalaking problema ni tatay, aalisin ko. Paano? Sasagutan ko na gamot, ospital, at libingan ng mga mga lolo't lola. Welfare? Hindi. Yung ospital. Ha? Tertiary hospital? Hindi. First class. Pakapag-opera sa puso. Ganun kagaling. Libre na magaling. Ano magaling ng ospital? Yun nakapag-opera sa puso. Pag ospital, nakapag-opera sa puso, sabihin ko, magagaling ang doktor, specialist na kasangkapan, magagaling ang kasangkapan. Yan. Sa ngayon ba, wala niya ng Marikina? Merong ospital daw ng gobyerno. Amang? Amang Rodriguez. Yun ang aking tinutulungan. Yan ang aking, tinutulungan ko ng gusto yan. Aking mag-congressman, nakakuha na ako ng pera, pina-increase ko capacity niya by isang batas ginawa ko. From 300 to 500 beds. So ang nakukuha na niya ngayon, pera from the DOH, mas malaki for the additional capacity. Tapos? Yan, BF, na-check nyo yan na talaga na-implement to the letter yung batas na sinulong nyo. Ano na yan eh? Andiyan na yun. Nagpapagawa ko ng building ngayon dyan, 80 stories. Dyan sa Amang Rodriguez. For that additional capacity. At inakompleto ko ng gamit yan. Ngayon. Alam mo, emergency room ngayon dyan, in-improve ko yan, kamukha ng medical city. Aking pinari sa medical city. OPD, lahat. Nais ko. Napaka-motor. Oo. Ang ano ko dyan, baka this can be a good model. Baka maging modelo sa buong bansa. Ito, I'm partnering with a national funded project. With a national Okay. Okay. Yes. EF, yung mga binabanggit nyo pong malalaking mga proyekto, yan ay pinopondohan ng isang tao lang, korporasyon, or paano po ang funding na mga yan? Yung malalaking mga building, privado yan. Private. Yung Araneta Center yung ginagawa, private yun. Okay. Privado yan. Pero yung mga ano yan, naayayos ko yung mga access niyan, gobyerno yan, mga kalye, na pagtama-tama ko lahat. Okay, yung bagong tulay na yon, kung paano nagkatulay doon, kung paano yung mga istasyon ng bus na yun. Yung istasyon ng bus doon, private yun. Akin yun. Ako nag-develop on my personal, Yan. Amin yan. Okay. At yan ay address sa unemployment. At yan ang The only thing, the only way. Hindi nyo kailangan ng foreign investors sa Marikina. Yeah. Kailangan. Local lang. Local kailangan lang. Pa rin. Yun, pwede pong investor. Welcome lahat sa amin. Big and small. Kasi ang Marikina, wala kaming masyadong mga may capital doon. Naalala ko bigla, BF, yung industriya ng sapatos doon, kumusta? Eh, medyo in the doldrums yan. Medyo talaga nahirapan sa competition sa mga Chinese, sa mga Chino, sa China. Ang dami kasing smuggle. Matapos ko lang sana ito sa yun? Sige po. Yung ospitalan na, ha? Yung Amang. Okay. Yung Amang, yan na yan. Akong building partnership with the national government hospital, partnership yan. Okay. Pagkatapos yan ngayon, ang problema susunod dyan, libingan. Wala kami mga pagbibingan. Teka, yung servisyo ng Amang ngayon, dahil sa pinaganda siya at pinondohan na mas malaki, mga magagaling na doktor, kagamitan, libre pa rin ba? Maglalagay ng pondo ngayon ang city. Para lahat ng gastusin ng tiga Marikina, sasagutin. Subsidize.
Sasagutin na. Sagutin talaga. Sasagutin ng city. Ala, we can afford it. Pero hindi namin kaya magtayo ng ospital. At una-una, wala kami kakayahan doon. Eh, ayan na yung ospital. Susuportahan. Ang ospital, mas malaki, mas magaling. Tama. Kompleto yan. Mm. Eh, andyan na yan, amang. So, akin, tinutulungan ko na lang. Mm. Libre, ha? Kaya, libre. Kaya partnership. Mm. Kaya nagkaroon kami ng ospital, ha? Malaki na at magaling. Ang aking role, pagalingin yung ospital na yun. Yung aking perang ilalagay dyan, ipagpapagaling din yun dyan. Pero BF, dahil isa lang yan, ano yan, punong-puno yan. I mean, malaking ospital yan. Tsambahan ng malaking ospital. Mga pwesto ka. Oo. Kaya. Kaya. Mm. Tapos yan, ang problema pa ng isa ng tatay, pag namatay. Okay, libingan. May libingan. Sabi ko siya, mayroon akong na-hold na project, yung Provident River Dike. Ginawa kong 3-in-1 yung project na yun. Dike yan, okay? Para wag pumasok ang baha. Mm. Sa ibabaw may road. Yung wall niya, yung dinding niya nakaharap sa ilog, ginawa kong puro nicho. Matibay na structure yun eh. Kahon-kahon. Kahon-kahon ko rin lang gagawin, ginawa kong mga sukat ng nicho. At makakagawa kami ng 20,000 nicho. Tama? Wala na kasi kami lupa eh. Oh, paano yung bisita noon? Ha? Sabi nyo, nakaharap sa tubig. Hindi. At sa harap niyan, jogging lane namin. Yung developed namin yung river. Okay. Doon malalagay ang puno. Yung nicho, nasa may and jogging lane. Yun. Okay. May mga trees na yun doon. Mm-hmm. Kompleto yun. It will be, yan ang maging pinakamagandang libingan sa buong Pilipinas. Libre po ito? Libre. Okay. Libre. Para sa LGU? Okay. And exclusive pass taga Marikina. Exclusive sa mga taga-Marikina. Lahat yan, libre ha? Maganda, so, yan ang sasagot maganda na. Maganda sa tenga yung ospital. Yan ang sasagot na sa pangailangan ng libingan ng Marikina sa bahamang buhay. Mm. Yan. So, yun, ngayon, naalis ko na yung problema kay tatay. Oh. Sa kay lolo at kay lola. Ay, yung pag-aaral ni Junior. Pag-aaral, ganun din. Lalakihan ko yung aming kolehiyo ron. Kolehiyo lang naman problema eh. The grade 1, grade 12. Ano na yun? Libre. Yun, aking ano. Paggagalingin ko, turo doon, ha? Palalakihin natin yon. Libre din. Libre. Ngayon, libre na eh. Pero kulang. Palalakihin ko. Yan. Ngayon, kaya ako nakapokus sa tatay. Di wala nang problema sa tatay. Malaking yun. Naiiwan na lang problema kay tatay. Konti na lang sa damit ng mga anak. At pagkain. Gusto ko ilagay niya ang pera niya sa pagkain. Ang mahal ng bilihin niya yun. Kasi alam mo, yung pagkain, napakahalaga niyan. Dahil pag mali ang pagkain, ang bata, ang tao, lumiliit, humihina. Sakitin. Sakitin. At nabobobo. Humihina ulo. Pag humihina ulo, kahit anong galing na edukasyon, wala na. Wala na papasok. Inakapasidad eh. Science, ano yan ha? Medical science. Ano. Okay. Nung araw, mayaman tayo eh. Mayaman tayo kay Singapore, Taiwan, Korea na yan. Mayaman tayo. Ang mga katulong dito, ama, galing doon. Ngayon, tayo katulong doon. Mabayan. Bakit? Ano yung sa pagkain, BF? Dahil tayo ngayon, ang naging pinakamaliit. Mm. Pinakamahihinan tao. At tayo pinakabobo. Tayo pinakamahirap. Nung araw, dito, kahit talo natin sila, tayo pinakamalalakas, tayo pinakamatalino. Mm-hmm. Ako? Eh dahil sa mali pagkain natin, so, ng mahabang panahon na yan. Nabansot na. Nabansot. Pinakabansot na tayo. Statistics yan. Mentally, intellectually. Wala na. Kaya tayo, nung pinakamayaman tayo, dahil matalino tayo, ngayon pinakamahirap tayo. Magbibigay ang LGU sa ilalim ng pamumuno nyo ng libreng pagkain? Hindi. Ano? Yung kita nga ni tatay sa pagkain niya ilalim. Ayun. Tamang pagkain. Ngayon, ang problema ang isa, ang Pilipino, hindi alam kung tamang pagkain. Napakilan lang ang nakakaalam ng tamang pagkain. Bakit? Nalimutan natin. Wala tayong tinuturong ganun makagaling. Ako na lang, tumanda na ako. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko alam, ang mali pala kinakain ko. So, binalikan ko. Wala palang naituro sa akin ng eskwelahan. Aki, nakatapos ng ehinyeriya. Walang naituro sa akin ng eskwelahan tungkol sa pagkain. Yeah, sa pagkain. Masustansyang pagkain. Wala. Kaya, yan. Yan ang Pilipino. Wala nakakaalam. Kaya alam mo gagawin ko? Mm.
Pag ako na Mayor Marikina, sisiguruhin ko, lahat ng batang nag-aaral sa Marikina, private and public schools, walang gagraduate ng grade 12 na hindi niya alam kung ano tamang pagkain. Okay, tuturuan. Ha? Tuturuan. Hmm. Ituturo at paiintindi. At ang kagandahan niyan, pag alam na nila kung ano tamang pagkain, magkakasawa at magkakaanak eh. Naipapasa nila. Yung anak nila, pakakain na nila tamang pagkain. So, mabilis, kung mga ilang henerasyon lang, mababago natin. Okay. Papaangat na tayo. Sir, Bayani Fernando, BF kung tawagin, ito po yung tanong. Bakit ikaw dapat i-boto ng mga taga Marikina sa May 9? Ang akin na yan, wala akong nakikita na programa ang ating aming lungsod na makakapagpabuti ng buhay ng aming mga kasama, mga aking mga kababayan. Narito ako sa aking, dala ko ang mahabang karanasan ko, ng maraming panahon ako, nag-mayor din ako, at ako'y negosyante ng 53 taon. Ihinyero ako ng 53 taon. Lahat ng aking natutunan, karanasan ko yan, yan ay nailagay ko sa mga programa kong to. At tingin ko ay masubukan natin. Yung mga programa kong gagawin dito, gusto ko maging halimbawa sa buong Pilipinas din. Kung kami magtagumpay doon, doon sinasabi siya sa pagkain na yon, kung paano gagawin. Iyan ay isang tingin ko ay maiyahandog natin para tayong mga Pilipino naman ay umangat ang buhay natin. Tayo pinakamahirap na. Yung kahirapan natin dinaranas ngayon, hindi dahil sa COVID yan. Ganyan na tayo talaga kahirap. Yan ang aking ansaan. At ang aking mga kababayan, makakaasa pa sa akin yung mga yan, ako na may nasubukan na nila, mga nakaraanong aking mayor nila. No? At dala ko pa rin yung aking sipag. At malakas pa naman ako. Malakas. Kaya, yan ang aking sa kanila. Tingin ko, kaya ako bumabalik bilang mayor, may magagawa ako para sa aming bayan. Thank you po. Salamat sa oras na binigay nyo, Sir Bayani Fernando, kumakandidatong alkalde ng Marikina. Thank you. At yan na po ang Bakit Ikaw, the DZRH Candidates Interview. Sa ngalan naman ni Dr. Cesar Chavez, ako si Reggie Espiritu. Salamat. Magandang araw, Pilipinas.